So Caballero, it's UST versus UST talaga nangyayari dito. And caught in the crossfire are players from Adamson, from FEU. Entire players. 15-14. Ortiz. Good read this time by Jonella. At eto na, hinihintay natin kanina. If it's Fun Family Pizza, it's gotta be Shakey's. Bangnita! Sees her first action. Papalitan si Kanig at ipatshot. Maganda ang serve ni Pineda. Parang dun sa commercial. Best server. pati sa commercial. At dahil yun sa dig mo. Ay, dahil yun sa block mo. Yes. Kaya siya nakapag-serve. Naalala pa yung tema ng commercial. Caballero will miss. Good idea. Naghahanap ng check ball and it's not going to be called. So 16-15, Cagayan Valley clinging on to a one-point lead. Ang ating pong weekly highlights ng Shakey's V-League on GMA News TV mapapanood po tuwing Linggo 9:30 a.m. sa GMA News TV All Sports. At nahanap na rin natin ang ating Shakey's Face of the Day, si Anna Lorely V. Caballero. She's 28 years old from Manila. At yan ang pizza para sa iyo. Yeah. Share it with your friends, with your loved ones. Pati si Ate Denise yung namimigay ng pizza, napapangiti. Siya yung nagbibigay ng pizza. Dapat si Ate Denise ginagawa rin Face of the Day. Pwede. Pwede, di ba? Oh, that is a serve by Sheila Pineda that was going to stay in all the time. Nagkalituhan dito sa koponan ng Philippine Air Force. Wala na sila magawa kundi magtinginan lang talaga. Pineda once again. First match of the conference and Pineda with another ace. Ito na ang secret weapon ngayon nitong Cagayan Valley. Ang pagbabalik ni Bangnita. So, nagsimula daw yan sa Bebang. Naging Be. Tapos naging Bang. Naging Bangnita. Layo ng evolution ng pangalan niya eh, no? Semana, into the net. 4-point lead now for Cagayan Valley. Lucky substitution right there from Coach Nes Pamilar. At eto na ngayon, magkakaroon tayo ng substitution. Maya-maya, kasi hindi na umabot. Si Jennifer Manzano. Pineda again. Abanto. Here's the setup now for Wendy Semana. And that block is going to stay in. Pasok na pasok yun, yep. Sabi ni Aiza Maiza. Ngayon, a taller Jen Manzano in the front line para sa koponan ng Air Force. Here's Rhea on the back set. Ngayon, papunta kay Judy Caballero. Angge. Yes! Apat na puntos na lang kailangan nila para makuha itong second set. Here's Pineda once again, serving very well. Abanto with a good reception this time. They go to Jen Manzano. Manzano is blocked by Paul Soriano. Mabalik na ang kumpiyansa at pagtutulungan itong Cagayan Valley sa loob ng court. Here's Di Makulanga now. Ayan ang natural spot para dito kay Jen Manzano. But she hasn't able to convert. Tabaquero. Manzano now, setting up Lisa De Ramos. Kailangan ipamigay. Here's Soraya now on the quick set to Pau. Nandun naman si Abanto. And De Ramos! Ginulat si Soraya. Matindi ang kapit itong Philippine Air Force na right. Hindi magpapatalo yan basta-basta na itong second set. Eh, alam naman ng Air Force na 25 ang kailangan mo makuha para makuha yung set. Wala pa doon itong Cagayan Valley but they are still down by 6. Make that 5 on that serve coming from Judy Caballero. 22-17. Hindi pa tapos ito. Caballero, Pineda, Soraya on the back set, Aiza Maizo, Caballero, Dimac, going to Joy Cases, Jonella on the coverage, here's Soraya on the back set, Aiza Maizo, nice block by Cases. Maizo once again, blocked again this time by De Ramos. Angge, and Angge will miss, no check ball coming. Ha, tatlo sunod-sunod na puntos na yan para dito sa Air Force, ha? Yung mga line judge natin, tingin-tingin po sa linya dahil close call ang lahat ng mga tira ngayon ng ating mga mandalaro. Caballero had an ace earlier. Here is Soraya. Pao Soriano, Abanto, nakalmot lamang yung bola. Here's Joy Cases into the net. 23-18. 2 puntos na lang po ang kailangan ng Cagayan Valley para matabla tayo at 1 set apiece. Ito na substitutions. National team coming in. Joy Cases replacing Pomla Soraya. Chi Sayet replacing Aiza Maizo.
Kargado rin daw kasi ang serve dito ni Ate Chi. Oo naman. Oh. Eh, sa mga talaga kinakatakutan yan kay Chi Saet, hindi lang, sir, hindi lang pagsaset niya, kundi yes, service din. So now Chi Saet loops this one over to Caballero. Cases. And Cases will find it. Si Pineda nangangapa pa rito, ha? Usually, easy dig yun para kay Sheila Pineda. Ito, palitan na naman ang tao dito. Jen Manzano, who is now going to serve, will be replaced by Semana. Matagal din daw niya hindi nakasama ito ang team niya for how many right, months or weeks. Pero maganda pagatan dito ni Pineda. Oo naman. Pagka beach body po, talagang halatang halata ko saka talaga nang galing. That's right. Semana, Jonella, Chi Saet now, back set, Anggeta Baquero. Dug up that time by Semana. Di Makulangan now going to Cases. And Cases' block is off the hands of Pao Soriano. Kailangan mo naman talaga humabol, Noel. Kino ka mapupunta kung di kay Joy Cases? More than 50% ang success rate itong spiker na to. But the serve of Semana goes long. Now, apat na set points para dito sa Rising Suns. And Pao Soriano ang magsaserve para sa Cagayan Valley. Full front line. Oh, na pinasok ni Coach Nes Familiar dito for Cagayan Valley. Good serve. Here's Rhea going to Cases on the push. Chi Saet is there. Joy Benito on the setup na papunta kay Anggeta. Tapos na ang second set. Anggeta Baquero, injured shoulder, injured ankle. No problem. As Cagayan Valley ties it up at one set apiece. 25 to 20 po ang naging final score nitong ating second set. Shaky, shaking play. Anggeta Baquero, ilang beses na po natin napanood yan. That's it para sa Cagayan Valley. Setting pa nga mga kaibigan, Cagayan Valley is number one in that, courtesy of Pomla Soraya, of course. Look at that, average is 10.92 excellent sets per match. Grabe. Of course, pagtutulong-tulong yan ni Fom na Soraya, ni Chisa, eh, itong dalawang setter na to, kahit saan mo pampapuntahin, kayang-kaya nila naman isa't ang bola. Pero makikita mo kung sino yung number 2 doon sa listahan. Philippine Air Force, courtesy of Rhea Dimaculangan and Wendy Semana. Of course. Ang team kailangan dalawa lagi ang setter. 2-1 that time, and this time, 2 blockers, not enough. Well, Anggeta Baquero was not strong enough to put it through 2 blockers. At yung block doon ni Mike Ortiz stayed in. So unang puntos mapupunta rito po sa Philippine Air Force. Rhea Dimaculangan. Bahay ni Rhea, mga 5'8 din to eh, no? Tangkad na setter yan. Yes. Pero syempre, no, walang mas tatangkad pa kay Tina Sanlac. Right. Yan, naalala ko, Denise Tan also. Another tall setter si Denise. Ano ba height ni Denise? Mga 5'11 din yata si Denise eh. Hindi mo ba naabutan si Denise? Yan ang hilig na UST, mga matatangkad na setter. Galing kay Denise Tan, napunta kay Rhea Dimaculangan, at ngayon si Lauren Lantin nandun naman, matangkad din na setter. Actually, may isang player ngayon from UST na sa Lasar, nagtitraining. Ah, wow. Mas setter, matangkad din. Wow. Here's Tabaquero getting the line, nipping the line actually. Napaka-close fist ito ni Tabaquero doon. Oh. At yung lines man talaga, tinignan na maigi. Parang nireplay pa niya sa utak niya eh. If it's fun, Family Pizza, it's gotta be Shakey's. Pomla Soraya, number one setter in the league. And also, lumalapad din. I think she's in the top 5 in serving also sa liga. In terms of serving, itong Cagayan Valley, pangatlo lang. Yes. Sa out of 8 teams. Well, that is still a pretty good stat there. Smart Maynilad, of course, number 1 in that category. Courtesy, of course, of Charo Soriano, had 8 aces in one game once. Jump float na lang si Charo ngayon. Because of that ace she suffered. But before the ACL, jump serve na pat matalim. Binibitiwan ni Charo Soriano. Sarap nga panoorin nun, Ateneo versus San Sebastian. So, pagandaan ng jump serve. Ito, Charo Soriano for Ateneo. And then, Jorenz Riboli para naman dito sa San Sebastian. Sagutan sila ng jump serve. Ang ganda. Tied at 3 right now. Micah Ortiz to put it in play para dito sa Philippine Air Force. Jonella Soraya.